mapabilis, mabilis hindi map. Low RPM, medyo lag siya, pero so, what's up mga boss? Welcome to the vlog. So, ngayon ngayong araw meron tayong i-review na sasakyan. So, pinagkatiwalaan tayo ng tropa natin na i-test drive yung kanyang sasakyan kasi bago lang natapos at i-remap. So, sasakyan na to is 2.8 na Hilux Revo 2017 model 4x4 automatic kaka-remap lang ni NSR. So, ngayon pinasubok niya sa atin sa sasakyan niya para tingnan natin kung ano daw yung performance, paano daw, kung okay ba daw yung pagkakatune. At saka mamaya isa-isahin natin yung pesa nga na naka-install dito. So ang nakalagay lang dito is naka full exhaust lang, naka intake pipes, tapos ngayon naka open pot filter. Yun lang talaga as in andun remap. Pero nga since medyo natagalan yung pagpaparemap dito kasi yung availability ng program para sa 2.8 na Revo is hindi pa available that time. So ngayon naging available na, na-manage niya na i-paremap. So ngayon na-remap na, so pinasubok niya sa atin. So tingnan natin kung gaano manakbo ito. Subukan natin nga ito. Fuck man! Takas na natak. Medyo kontrolado lang kasi medyo madulas yung daan umulan. Woo! Yeah! Naka-140 tayo, naka-140. So tingin ko naman, medyo okay siya for a stock turbo. Kasi yung Hilux kasi is malaki yung makina niya, 2.8. Pero yung body naman kasi ng Hilux is mabigat compared mo naman dun sa Strada, sa D-Max, mas mabigat ata ng I think 200 to 300 kilos yung difference nila sa timbang. Kaya medyo mabigat talaga siya. So power to weight ratio, kahit malaki pa yung power mo is mabigat ka naman. So medyo ano pa rin, medyo mababa pa rin. So, disclaimer lang, wala akong seatbelt kasi sinusubukan kong ayusin tong seatbelt, hindi maayos. So wala akong seatbelt, pasensya na. Yun nga yung isang pinapunta din ng owner dito sa Corona dahil kasi gusto niya ipaayos yung seatbelt. So yo. So dito medyo maulan. Subok tayo ng starting dito. Subok tayo ng start. Launch. Malakas na sasakyan na to. Naka eco mode pa pala ako noon, hindi pa pala naka power mode. Pero I think okay lang naman kasi yung eco mode saka power mode sa ano lang naman siya sa throttle sensitivity. So yung power mode kasi eco mode, hindi naman kasi yung nag-i-increase ng power talaga. So para siyang TC na iniintindi niya yung parang ano, throttle response. Kaya konting pindot lang may power agad. Ayan. So yun lang, dito na tayo sa labas. So ipapakita ko sa inyo yung engine, yung ano yung mga naka-install dito. So first, yung naka-install dito is ito, naka-oil catch can siya. Meron siyang oil catch can mula sa breather, and then balik sa turbo niya. So naka-stock turbo, and then naka-KNN open pad filter, aluminum intake papunta rin sa turbo, and aluminum din na intake pipe papunta sa intercooler. And then I think ayun, naka ano na pala siya, naka aftermarket na BRD intercooler. Ayun, makikita niyo yung logo ng BRD. Ayun, BRD intercooler. So from there, meron na naman siyang tubo papunta dun sa kanyang intake manifold. So ito, mapapansin nyo, ito yung hose na to. Ito yung nagko-connect ng papuntang boost gauge. So tingnan natin yung boost gauge. Oh, ito na yung interior, yung loob. So yan yung boost gauge.
I think napansin ko kanina, I think nasa 25 PSI yung pinuproduce niya na boost. So ito yung loob ng Hilux natin. Ayun o. So, pagdating naman dito sa rims, yung wheel set niya is Project U, na parang katulad din sa atin, kaya lang 6 spoke to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos ang stock tires niya katulad din sa atin, na dual-wheeler na 265, 60, 18, you know, 265, 60, 18, highway terrain na dual. So, yan yung wheel set. Ayun. So, yan yung mga sticker. Kasi dyan na maulan. Maulan eh. So, naka bumper delete na din siya. Tsaka yung full exhaust, ito. Naka full exhaust na. So, hindi siya naka side exit. Hindi siya naka side exit. So, yun siya. Ito pala, na meron siyang carbon fiber hood. Ayun o, oh, carbon fiber yan. Akana ata yung brand nito. Akana. Hanapin natin. Ayun o, oh, at TNT. TNT pala. TNT carbon. So, yun. Pero yung kanyang intercooler is medyo lag kasi medyo malaki. Kasi nga stock turbo ka pa, medyo malaki na yung intercooler. So medyo may difference, may ano talaga yung difference yun. So ayun. So mamaya tatakbuhin natin ulit. Tingnan natin kung ano yung mga chip natin. Tsaka baka meron tayong nakalaro. So tingnan natin kung available yung tropa natin. Abangan. Test drive natin tong ano na to. So mas okay sana kung nakikita nyo sa background natin, medyo maulan, kaya hindi tayo makapag ataw nung masyado, kaya nalang tayo. Test drive lang natin to. So ayun, nag open pot si dendropa natin. Kanina nila nilagay yung open pot niya. So okay lang naman gumamit ng open pot, kaya lang may mga disadvantages. Katulad nung una, medyo maingay. Maingay talaga siya. Hindi talaga siya, ano, maririnig niya. Paparinig ko sa inyo ito. Ewan ko kung naririnig niyo. So, kung kasama mo, pamilya mo, mga anak mo, tsaka always kang nagda-drive, lalo na pag high RPM to, medyo maingay talaga. Tapos, pangalawa is, pag stuck ka, on stuck ka, tapos, naka-open pot ka, so medyo overfeed yung hangin papunta sa turbo. So yun, isa yun sa mga disadvantages. Pero in terms of power naman, mas okay siya pag palagi kang bumibirit. Kasi yung open pot filter, mas okay siya pag high RPM. So palagay natin 3000 RPM up. Pero below 3000 RPM, mapifeel mo talaga yung meron talaga yung difference na medyo overfeed. Yung turbo, yung engine, medyo ano siya, hindi maganda yung response. Pero ayun nga eh, it's a give and take lang naman. Meron kang ang dulong power, mawawalan ka naman ng low end power. Pero depende yan sa owner, depende sa may-ari. So ayun, isa pa yung kanyang intercooler, medyo malaki. So sa stock turbo, medyo malaki na yon. Bakit nga giging lag pag medyo malaking intercooler? Kasi nga yung turbo mo, pag higop ng turbo, example lumigop siya, kailangan niya munang punuin yung intercooler mo para makapag-build up siya ng pressure. So katulad dito sa sasakyan, pag medyo malaki yung intercooler mo, matagal mapuno, mas matagal mag-build up yung boost. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na lag, na delay. Pero okay lang naman mag-upgrade ka ng intercooler, basta yung size lang na hindi masyadong malaki, yung sakto lang. So ano ba yung upgrade dito? Carbon hood, mas maganda yun, maganda siya tingnan. Tapos mas magaan. Disadvantage nga lang ng carbon hood, if ever sa sobrang gaan niya, if ever na nakalimutan mo siyang ilock, so mas madali siyang liparin. Yun yung disadvantage niya. So ayun, yun yung mga factors. So aside from that, wala naman, naka full exhaust siya. Yung full exhaust niya naman is 2.5 from turbo to tip, 2.5 yung diameter, yung laki. So very ano yun, very ideal yun. So ngayon, nandito na tayo sa parang hindi masyadong busy na lugar dito sa area namin. So, susubukan lang natin kung hanggang saan yung kaya niya. Hindi naman masyadong traffic dito. Try natin.
yung boost 20 40 Lamigin lang natin yung engine, balik tayo doon. So hindi na natin kailangan abutin yung top speed. Nakuha na natin yung top speed nito. So yung top speed nito nakuha natin is 200. Bilis, bilis nito sa sakin na to. Bilis. Parang hindi mo feel yung bigat ng sasakyan na to. Kasi yun nga sabi ko kanina, mas mabigat ito ng 300 kilos compare mo dun sa Strada, yung sa ano-ano pang mga sasakyan dyan. So ikot tayo, ikot. Tuwa natin. Yun nga sabi ko sa kanya, yung power, yung open pad filter. Ang ganda niya sa rekta eh. Ang ganda niya sa high RPM. 3000 RPM, ang ganda ng ano niya. Malakas yung maganda yung higop ng hangin. Pero dun nga sa medyo starting, sa low RPM, medyo lag siya, pero pwede na rin. Pwede na, maganda na rin. So ayun, maganda yung performance ng sasakyan na to. Hindi ko masasabing pinakamabilis, pero napaka quick. At saka kayang abutin yung top speed na gusto mo. So considering stock turbo to, tapos mabigat pa yung kaha, mabigat pa kasi Hilux. So good job, good job. Maganda yung pagkakatono ng NSR dito. So mas maganda sana masubukan natin yung mga tropa din natin dito na iba. Kaya lang parang hindi available. So pero tingnan natin mamaya kung makita tayo, hanap tayo ng isang secured na lugar, yung private, na hindi tayo makakapag-disturbo ng kapwa natin motorista. So kaya tingnan natin kung ano mangyayari. Sasabihin ko lang sa inyo mga boss, sa may mga revo dyan na gustong magpabilis ng mga sasakyan. So napakaganda talagang setup tong Toyota Revo. Kasi nga, bukod sa yung engine is Toyota, sigurado ka na talaga na matibay. Plus ito 2.8 pa, tapos na-remap. Nung na-remap, maganda pa yung transmission. Yung kanina, tumatakbo ako ng 180 yata. 180, hindi lang ako sure kung 180, basta't mataas na yung takbo ko, kumambyo pa. Ano yung 6-speed at 6-speed ba to? So, pero maganda, maganda, magandang itono talaga, magandang pabilis din tong Revo. So, yun nga lang yung downside lang ng Revo is, paiba-iba sila kasi ng ECU, kaya nahihirapan ipenetrate ng mga, ng program para i-remap. Pangalawa is yung body weight, kasi nga medyo mabigat. Pangatlo is medyo yung suspension is hindi maganda. Pero in terms of reliability, performance, durability, approve na approve itong Toyota Revo. Toyota Fortuner na 2.8. So ayun, tinawagan natin yung tropa natin, D-Max. Tinry lang natin tawagan para sumubok. Tingnan natin kung hanggang saan yung ibubuga ng Revo. Kaya tinawagan natin yung tropa natin na mabilis din, you know, si Racing Style, D-Max. Pat, ayan. So pupunta kami dun sa isang lugar na private, secluded, na walang masyadong sasakyan. Try namin i-gauge yung sasakyan dun. Tingnan natin kung hanggang saan yung kaya ng Revo dun sa loaded na D-Max. Kita kits. Kasi mapriso ko at least napunta. Gago. Ambar ko na lang ato ko kay Dario. Wala wala okay na. Ayun, subok tayo dito sa Dima. 1 2 3. Ah, nice one.
Bilis. Di ba? Yep, this is JB. Bilis, bilis ng D-Max, di ba? Nauna na tayo sa arangkada. Nauna na tayo sa arangkada. Pero nahabol tayo midway, siguro nasa mga before mag 400 meters, nahabol tayo. So bilis ng D-Max. So try tayo isang hit pa, balik. And then tapos na tayo. Sige. Last hit. Bidyo lang siya kung 1, 2, 3. Mali. Okay, isa pa. Dire. Ikaw isip, panama dun sa D-Max. Mabilis, mabilis yung D-Max. Nauna tayo sa arangkada, pero naiiwan pa rin tayo, walang gawin. Pero yun nga, mabilis yung tropa na. Ayun, nandito na lang siguro tayo. I hope nag-enjoy kayo sa video natin. At wala na akong ibang masabi kundi, again, this is your friendly Katrudo, Bionic Man, signing out.